Tili Tili Bom sa Christmas Korea. To the holy dark room is to Jesus. Magandang gabi sa inyong lahat. Shalom. May the peace, guidance, and protection of the Lord Jesus Christ be upon everyone na nakikinig sa channel na ito. Ako po muli ito, si Margaret. Natunghayanan ninyo ang tatlong part ng mga kwento ko. Kung hindi pa, maaari ninyong pakinggan ang mga previous stories ko dito. Una akong inaswang ilang araw matapos akong ipanganak. Ang pagpahid ng katas na makabuhay sa lahat ng pulso ko mula ulo hanggang talampakan ang pinaniniwalaan ng nanay ko na siyang nakapagpalayo sa akin sa paningin ng aswang. Simula noon, hindi na ako nakadanas na maaswang o matuyawan ng aswang hanggang sa sumapit ang 18th birthday ko. Buwan ng Disyembre, 2 months pagkatapos ng kaarawan ko, panahon ng simbang gabi at Christmas break. Araw ng Huwebes, hapon na nang inutusan ako ng nanay ko na puntahan ang kaibigan nito. Margaret anak, sumaglit ka nga muna doon sa tita Ori mo. Magbabayad yun ang hiram na pera niya sa akin. Sige na anak, medyo masama kasi itong pakiramdam ko, kaya hindi ko mismo mapuntahan. Pakiusap ni mama sa akin. Ah, sige po ma, magpapalit lang po ako saglit ng suot. Sagot ko sa mama ko. Sa kabilang sitio pa ng barangay namin, ang bahay nila tita. At nasa mahigit 1 kilometro ang layo mula nito sa amin. Nasa municipal road pa ang bahay ni tita Ori. Hindi ko naman yung tinuturing na masyadong malayo para sa akin. Dahil kahit paano, malapit naman doon yung kanto papasok sa sitio namin. Kung saan doon din kami nag-aabang ng tricycle tuwing pumupunta kami sa bayan o sa barangay proper, pati sa kabilang barangay. Main road ng barangay yun namin kumbaga. Around 4 p.m, nakalis na ako sa bahay namin. Ilang minuto lang, nakarating na ako sa bahay ni Tita Ori. Tao po? Tao po? Tawag ko sa labas ng bahay ni Tita. Agad naman dumungaw sa bintana si Tita Ori. Oh Margaret, ikaw pala. Hulaan ko. Ikaw yung natusan ng mama mo, no? Nakunin yung bayad na hiram kong pera. Nakangiting sabi ni Tita. Opo Tita, masama daw po kasi yung pakiramdam ni mama, kaya di siya mismo yung nakapunta. Dugon ko. O siya, pasok ka muna dito. Kukunin ko lang sa lobby yung bayad ko. Sabi ni Tita. Ay, huwag na po Tita. Dito ko na lang po hihintayin sa labas. Pagtanggi ko. Kaya yun na nga, naghintay ako sa labas habang kinukuha ni Tita yung bayad sa kanyang utang. Matapos kong makuha yung bayad, agad naman ako nagpaalam na umuwi. O iha, ingat sa pag-uwi sa inyo. Diretso na kaagad dun sa bahay ninyo, lalo na't may dala ka pang pera. Bilin sa akin ni Tita Ori. Opo Tita, salamat po. Sige, lalarga na po ako para di po ako masyadong abutan ng dilim. Sagot ko naman. Almost 6 p.m. na nung nakarating ako sa bahay namin. Natatnan ko nagsasayang na noon si Mama. Oh, nandiyan ka na pala. Nakuha mo ba yung bayad ng Tita Ori mo? Bati sa akin ni Mama matapos ko magmano. Opo ma, ito po. Sagot ko, sabay abot ng pera sa kanya. Matapos ay napaupo naman ako sa bangko doon sa kusina. Hindi ko kasi maintindihan yung aking pakiramdam. Parang sinisikmura ako na hindi ko mawari. Ma, sakit po ng tiyan ko. Bakit po kaya? Wala naman po ako natatandaan kinain para sumakit ito. Daing ko na nakahawak sa sikmura ko. Hala, bakit kaya sasakit kung wala ka naman palang kinain? Sigurado ka ba? Baka nakakain ka ng malapit ng mapanis.
Concerned na tanong ni Mama. Eh, hindi ko nga po alam. Basta pagdating ko dito sa bahay, sumasakit na lang. Sagot ko na napapapikit sa labi sa sakit. Di naman kaya'y dumaan ka pa sa lolo kokoy mo at uminom ka na naman ng tuba. Nakapamewang na tanong ni Mama na naghihinala sa akin. Ay, hindi po ah. Maaga nagbababa ng tuba yun. Hindi ko na nga naabutan eh. Dahilan ko. Naku, wala lang yan. Baka nalamigan ka lang. Sabi ni Mama na napapailing. Baka nausog ako, Ma. Lawayan niyo po yung tiyang ko. Baka ikaw yung nakausog sa akin eh. Sabi ko na pinagpapawisan na ng malabig. O siya, halika na at babalik na ako sa niluluto ko. Sabi ni Mama. Pero kahit na pinahida na ni Mama ng kanyang laway, ang bandang sikmura ko sa pag-aakalang nausog lang ako, hindi pa rin yun nawala. Binaliwala ko lang yun dahil sa mga sinabi nga ni Mama na wala lang daw yun at wala naman daw akong nakaikasasama ng aking sikmura. Pero ang sakit noon ay parang sinuntok ng sikmura ko ng isang lalaki at parang pinipiga ng mga bituka ko sa loob. Nang madaling araw na, maaga kaming gumising upang umatend ng misa de gallo. Meron kasing simbahan na sadyang pinatayo dun sa sitio namin dahil sa marami kasing mga church members doon at isa na nga kami doon. Usually, 4 a.m. nagsisimula yung misa. Mga 10 minutes bago mag 4 a.m. saka kami aalis ng bahay dahil di naman kasi gasyadong malayo yung simbahan na yun sa amin. Tama lang yung pagdating namin pag umalis kami ng ganoong oras. Kasi sakto na mag-uumpisa pa lang yung misa. Habang naglalakad kami sa palayan, may narinig kami na huni ng tik-tik. Ma, may tik-tik. Medyo kinakabahan kong sabi sa Mama ko. Nako, ibon lang yan. Mag-uubaga naman na eh. Kalmadong sagot naman ni Mama. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko that time. Kasi yung huni ng tik-tik naman ang laging panakot sa akin ng nanay ko nung bata pa lang ako. Lalo na kapag pasaway ako noon. Tahimik akong una naglalakad sa pilapil at nakikiramdam kung may kakaiba ba sa paligid. Siyempre, hindi ko pa ma-feel talaga yung paninindig ng balahibo ko dahil medyo nanginginig ako sa kaba at malamig naman talaga ng mga oras na yun. Patuloy naman yung huni ng tik-tik. Paminsan-minsan, iniilawang ko ng flashlight ang madilim na palayan. Pero wala naman akong nakitang ibon na lumilipad. Nakarating naman kami ng simbahan na walang kakatuwang nangyari along the way. Ngunit kahit na nasa loob na kami ng simbahan, marinig pa rin yung huni ng tik-tik. Ang ibang katabi namin ay nagbubulungan na medyo natatawa. Abay, mag-uumaga na. Muni pa. Sabi nung isa sa isang pabulong na boses. Medyo tubikim ng bahagya yung Mama ko para maputol yung bulong-bulungan ng ibang katabi namin at upang tumahibig din sila. Hindi naman ako makapag-concentrate sa pakikinig sa humili dahil masakit na talaga yung tiyan ko. Ma, sakit pa rin talaga ng tiyan ko. Bulong ko kay Mama. Wala yan. Mamaya pag-uwi natin, umuunom ka ng buskupan. Tapos lagyan natin ng bote na may mait na tubig. Mawawala din yan. Pagbabawli wala ni Mama. Siguro'y naging kampante talaga siya na hindi ako inaaswang. Hindi naman kasi ako nagsusuka o nagtatae. Normal naman ang lahat. Maliban lang talaga sa labi sa sakit ng tiyang ko. Lumipas pa ang 2 araw, lalong tumitindi yung sakit na nararamdaman ko. Pero gayunpaman, gumigising pa din ako upang umattend sa misa de gallo. Sinanay ko din yung sarili ko na pakinggan at pakiramdaman ng huni ng tik-tik na nakasunod palagi sa amin. Di naman nakakatindig balahibo dahil iniisip ko na siguro nga panggabing ibon lang yun
na gumagala hanggang madaling araw. Nag-wonder pa nga ako kung ano'y tsura ng ibon na yun at bakit sa gabi lang ito lumalabas. Umaga ng Linggo, pagkatapos ng Misa di Gallo, niyaya ko na si Nanay na magpaluya ako kay Manang Beng. Ma, ang sakit-sakit na talaga ng tiyan ko. Magpapaluya na ako kay Manang Beng. Baka inaaswang na ako. Ilang araw na to eh. Sabi ko kay Mama habang napapangiwi na sa sakit. Halos hindi na kasi ako makalakad ng tuwid at nangihina na din yung pakiramdam ko. Oh, eh di magpaluya ka na. Parang umatindi yata siya ng misa eh. Hanapin mo, baka di pa nakakauwi yun. Sambit ni Mama na di pa rin naniniwala na inaaswang ako. Kaya nagmadali akong lumabas ng simbahan at pumunta ako sa direksyon ng Tiangge sa tapat ng simbahan na siyang madadaanan ni Manang Beng. Agad naman ako nagtanong-tanong doon. Excuse me po, nakita niyo po ba si Manang Beng? Tanong ko sa mga nakakasulubong kong nakakilala. Tamang-tama naman na lumabas din noon si Manang Beng. Kaya kaagad ko siyang binati at pinakiusapan na gamutin ako. Manang Beng, magandang umaga po. Sabi ko sa kanya. O iha, musta ka na? Magandang umaga din. Nakangiting sagot sa akin ni Manang. Manang, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Ilang araw na po kasi na sumasakit itong tiyang ko. Ba na po talaga yung pakiramdam ko? Pakiramdam ko, inaaswang po ako eh. Please po, baka pwede niyo po akong luyahin. Baka malaman niyo kung ano po talaga ito. Sambit ko na balisa. Ganon ba? O sige, mabuti't may dala akong luya ngayon. O halika, huwag tayo dito sa Tiangge dahil ang daming tao dito. Doon tayo sa medyo tahimik. Sabi sa akin ni Manang Beng. At yun na nga, doon na nga mismo sa upuan sa labas ng Tiangge, kami na upo at doon na din ako nagpaluya. Ilang araw na ba ito? Tanong ni Manang Beng habang matamang nakatitig sa akin. Simula Huwebes nang magtatakip silim po. Pagkagaling ko sa kabilang sitio, doon banda sa inyo para maningil. Sagot ko na matamlay. Sus! Sabi lamang ni Manang Ben na hindi makapaniwalang ekspresyon sa muka na nakatingin pa rin sa akin. Bakit po? Bakit po ba sumasakit ang tiyang ko? Sobrang sakit po talaga, lalo na ngayon. Parang hindi na nga po ako makalakad na maayos. Daing ko na naman. Inaaswang ka at unti-unting kinakain yung atay mo. Mas maliit na lang sa kalahati yung atay mo, Neng. Bulala sa sabi ng ali na nakapagpakilabot sa akin. Po? Paano nangyaring kinakain po yung atay ko? Nasisindak at litong-litong tanong ko. Hindi ko kasi maintindihan paano ko kakainin ng aswang. Ay buhay na buhay naman ako at hindi naman ako kinakatay. Nakita kong lumapit naman si Nanay sa amin dahil sa seryoso na yung pag-uusap namin ni Manang Beng. Elena, ay nako, konti na lang, mauubos na yung atay ng anak mo. Sabi nito kay Mama. Nabigla naman si Mama at saka nito tatanggap na tama nga, inaaswang ako. Aba, sa haba ng panahon, ngayon ko na lang ulit inaswang. Pagbaling ni Mama sa akin. Sabi ko sa inyo may eh, hindi na ordinaryong pagsakit ng tiyang ko. Ayaw mo pa maniwala. May bahid ng paninisi at panunumbat na sabi ko kay Mama. Paano naman yan inaswang? Eh doon lang naman malapit sa inyo pinuntahan niya. Alam naman nating walang lahing aswang yung mga kapitbahay mo doon. Ang una at huling pag-aswang sa kanya ay nung sanggol pa lamang siya. Kaya hindi ko na din inisip na inaswang na yung batang yan. Medyo defensive na pagsasalita ni Mama nang paharap kay Manang Beng. Para sabihin ko sa iyo, Elena, kahit nasa malayo ang aswang,
o napadaan lamang. Kapag natipuhan ka nito, maaari ka nitong aswangin sa pamagitan lang ng tingin. Aba, nakakaiba yung kakayahan ng mga yan. Paliwanag ni Manang Beng kay Mama na nakataas ang mga kilay. Eh di wala naman palang bisa yung ritual na ginawa ko sa kanya nung sanggol pa lamang siya. Ano yun? May expiration? Tanong nito kay Manang Beng na medyo naiinis. Aba, eh hindi ko din alam. Tugon ni Manang Beng na medyo hindi nagustuhan yung attitude ni Mama. Itinuro naman din ni Manang Beng ang mga dapat naming gawing pag-uwi. Medyo guminhawa naman yung pakiramdam ko simula nang luyayan ako ni Manang Beng. Pero medyo masakit pa din talaga yung tiyan ko. Umuwi akong pinipilit ituwid ang aking tindig dahil para talaga akong mahihimatay sa kirot ng aking tiyan. Bago kami dumiretso pa uwi, dumaan kami muna sa mga kapitbahay na may mga tanim na tapol na badyang. Pagdating namin sa bahay, agad naman ako nilagyan ng nanay ko ng dahon ng badyang sa aking tiyan. Umigalang ako sa bangko sa kusina habang nakatulala. Paano kaya nangyari na kinakain ng aswang tong atay ko? Eh buhay na buhay pa naman ako at maganda pa rin. Sabi ko sa isip ko nang paulit-ulit. Lumipas ang mga gabi, meron pa rin mga panakanakang paghuni ng tiktik. Sinanay ko na yung pandinig ko doon. Pinakikiramdaman ko kung may kilabot ba akong mararamdaman. Ordinary yung huni ng panggabing ibon lamang yun. Doon na nagsimulang iwaksi ko ang takot sa huni ng tiktik. Ilang araw pa yung lumipas at unti-unti namang nawala ang pananakit ng aking tiyan. Nung sumunod na linggo, napansin ko na naglalakad sa gitna ng palayan si Aling Saling. Nakatira si Aling Saling noon sa sityo namin dati, pero lumipat sila ng bahay sa tabi ng ilog sa paanan ng bundok, sa dulo ng barangay namin. Nung bata pa ako, nakikipagkaibigan din ako sa mga kaibigan ni nanay na matatanda. Kaya malapit ang loob ng mga ito sa akin, kaya di na din iba ang pakikitungo ko sa kanila. Medyo malayo naman yung parting dinadaanan ni Aling Saling, kaya di ko na din itong magawang tawagin. May dadadala itong mga walis tingting na kanyang nilalako dun sa mga dati nitong kapitbahay. Marami kasing puno ng niyog malapit sa paanan ng bundok, kaya para may pagpagkakitaan, ginagawa niya itong walis at pinagbebenta. Naging usap-usapan noon na lumipat sila ng bahay dahil layanggaw sila Aling Saling pati ang asawa nito. Naging hanap buhay kasi nilang mag-asawa yung mga lakal at umiikot-ikot sila sa iba't ibang mga barangay at bayan upang maglaku ng paninda. Kapag may handaan silang nadadaanan, nakikikain na din sila at nakikipaginuman. Wala silang anak, kaya kahit tumatanda na, kumakayod pa din ang mga ito. At kung saan may biyaya, di na din nila ito pinapalagpas. Noong magtatanghalian na, nagsimula na namang sumakit ang aking tiyan. Namilipit na naman ako, kagaya ng sakit ng nakarang linggo. Ma, sakit na naman yung tiyan ko, kagaya nung last week. Reklamo ko na namamaluktot sa sakit. Bakit na naman? Hindi ka naman umalis ng bahay kanina. Wala namang ibang taong dumaan dito. Nag-aalala na sabi ni Mama. Sumagot naman yung tiyo Aaron ko na nooy nakikinig pala sa usapan namin. Nako, si Saling! Nakita ko kaninang umaga dun sa gitna ng palayan dumaan. Malayo naman dito sa bahay. Maglalako siguro ng walis. Baka nagugutom na naman yun. Makahulog ang sabi ni Tiyo Aaron. Nakita ka ba niya? Maagap na tanong ni Mama sa akin. Hindi ko po alam. Nandun pa naman ako kanina sa bakuran. Nagsasampay. Baka siguro nakita ako noon. Pero bakit po? Di naman po siya aswang, di ba? Nagtatakang tanong ko. Ay, ewan natin.
Ayon sa usap-usapan, kaya nga silang umalis dito sa sityo natin at lumipat dahil na yung gaw nga daw yung mga yan. Kahit kasi di nila kakilala na may handa, ayun nakikikain. Maintrigang sambit ni Tio Aaron. Totoo po, eh di mo naman po sila masisisi. Mahirap lang din po kasi sila. Baka di po sumasapat yung kinikita nila sa pangangalakal at pakikigapas ng palay. Malungkot na sabi ko. Sus! Ang sabihin mo, kahit walang pera, basta may alak. Di lang kasi nakikikain yan, kundi nakikipag-inuman din. Silang dalawa talaga na mag-isawa, kilalang manginginom. Kaya parang pinagtripan silang niyang gawin. Buska pa ni Tio Aaron. Kahit kasi kalalaking tao ng tiyo ko, ito yung tagasagap at tagapagbalita namin sa bahay sa mga nangyayari doon sa baryo. Kumbaga, lalaking chismoso. Advantage na rin naman kahit paano kasi malayo kami sa mga tumpok-tumpok na bahay at malayo sa bunganga ng mga chismosa. Nung hapon na din na yun, pumunta kami kay Manang Beng. Ay! Inaaswang ka na naman! Confirm na sabi ni Manang Beng. Sabi ko nga sa'yo, kahit na malayo, nakukuha sa tingin kapag aswang. Di naman din nagkamali ng hinala ang aking Tio Aaron. Well, ganun pa din yung panggagamot sa akin ni Manang Beng. Buti naman at tik-tik lamang humuhuni. Naalala niyo pa ba si Marian, yung best friend ko? Ayon sa mga kwento-kwento, ang great-grandfather nito sa mother's side ay isang gabunan. Bantog di umano ito. Ang nagmana ng mutya ay ang ama ng kanyang ina. Bantog sa aming baryo ang pagiging aswang ng lolo nito. Pero kahit ganun, wala naman napabalita na may iniswang ito sa aming barangay. Well, hindi ko lang din alam. Ang parents naman ni Marian ay mga mababait at masayahing tao. Sa totoo nga, gustong-gusto ko yung ambience sa bahay nila kasi kumpleto sila. Halos anak na din yung turing ng nanay at tatay na niya sa akin. Simula nung kindergarten pa lamang kami, tinuruan na siya ng nanay at tatay niya na kabiganin ako at huwag aawayin. Kawawa naman daw kasi ako kung aawayin pa, eh wala na nga daw akong tatay. Kaya simula ng mga uhuging bata pa lamang kami, naging matalik na kami magkaibigan. Wala naman tutol yung nanay ko doon. Habang lumalaki kami, gusto kong makalaro siya at tumambay sa bahay nila. Maliit lang yung bahay nila Marian, pero bakas ang masayang asaran at hagik-gigan nila lagi. Kung ang bahay namin ay nasa gitna ng palayan, ganun din yung nasa kanila. Yung kalsada lang yung pagitan. In short, nasa magkabilang side ng sityo. Na-imagine nyo ba? Ang compound ng lolo at lola niya ay hindi naman kalayuan sa bahay nila. Pero parang sadyang inihiwalay ang pagpapatayo ng bahay nila sa compound. Kapag nagpapaalam ako sa nanay ko na pupunta doon sa kanila, magbit niya akong pinapaalahalahanan na huwag na huwag tatambay sa compound ng lolo ni Marian dahil nga sa mga bantog ito. Hindi ko pa naman noon alam kung gaano katotoo yung kwento. Pero bilang respeto naman, hindi na ako nagtanong sa best friend ko. Ang bagamana lang naman daw kasi ng mutya ay either yung panganay o yung pinakabunsong anak. Well, hindi naman panganay yung nanay Mona ni Marian, kaya di naman ako natakot. Ang nanay Mona ni Marian ay may pinsan doon nakatira sa kalapit na baryo. Kabaryo nito yung bantog na si Aling Melba, yung unang umaswang sa akin nung baby pa ako. Ang taong ito ay si Mang Pedrin. Marami at magkasunod-sunod ang mga anak nito. Kapapayat at halatang undernourished nga lang ang mga bata dahil siguro mahirap lang din ang kanilang pamumuhay. Bantog din tong si Mang Pedring Naswang na kailang beses ding nakapagpalipat-lipat ng bahay ang buong pamilya ni Mang Pedring.
hanggang sa kinuha itong katiwala sa lupang sakahan na malapit sa aming bahay. Nagpatayo sila ng kubo doon sa bakanting lupa upang hindi na mapalayo sa lupang sinasaka na sinangayunan naman ng may-ari. Isang araw noon, meron namatay sa sityo namin. Maagang gumayak yung tiyo Aaron ko upang makipaglamay. Kami na lamang ni nanay yung naiwan sa bahay dahil namatay na noon yung lola-yoli ko months ago. At tapos sa aming maghapunan, saka naman biglang nag-brown out. Ano ba yan? Ang malas? Kung kaya wala si tiyo Aaron dito? Reklamo ko. Ay sige na, kumuha ka na ng gasera at buksan mo. Utos ni mama sa akin. Nagsindi nga kami ng mitsa na ginagamit namin tuwing brown out. Ito yung bote na meron gas na may telang sinisindihan. Ang liwanag nito ay sapat na mailawan yung buong kwarto. Nilagay namin ito sa lamesa na malapit lang sa pinto. Ang higa naman namin ay sa tabi ng bintana. Bukas ang lahat ng bintanang jalousie noon dahil nag-general cleaning kami noong umaga. Kaya wala pang nailagay na kurtina. Kaya yun tuloy, kitang-kita kami sa labas. Pero mabuti na rin yun dahil masarap yung samyo ng malamig na hangin. Napakatahibig ng gabing yun. Mga huni ng kulisap lamang ang aming naririnig. Nagtutupi kami ng mga damit noon ni Mama nang narinig namin na parang may tandang na manok na naglalakad sa pilapil sa likod ng bahay. Mismo sa tapat ng aming kwarto. Nagmamadali naman ako sumilip dahil sa umuhuni ito. Sabay-sabi ng, Ma, gabi na may manok pa sa labas. Di yata nakapasok sa kulungan. Nagtatakang wika ko. Bigla naman tumayo ang nanay ko at sinarang lahat ng bintana sa kwarto maging sa ibang parte ng bahay. Kaya napatunong ako muli. Oh, bakit po ma? Takang tanong ko. Hindi yun manok. Aswang yun. Humuhuni na parang manok. Kuro-kurutok. Mukhang naglalakad lamang sa pilapil. Base na din sa huni niya. Bulas ni nanay sa isang mahinang tinig. Sakala lamang ako medyo na alarma. Ngunit sa pagiging curious ko, pumasok ako sa kwarto ni Tiyo Aaron dahil doon papunta yung direksyon ng huni. Pinakinggan kong mabuti yung huni na yun. Para talaga itong manok na tandang. Ngunit para din inahin nagtatawag ng sisiyo. Noon ko palang lamang narinig na mabuti yung huni ng aswang. Nag-alala naman yung mama ko dahil dalawa lamang kami na tao dun sa bahay. Siguro papunta yun sa lamay. Para naglalakad lang kasi. Komento ni mama. Di naman ako umimik at tahimik namin tinapos ang pagtutupi ng aming mga damit. Ang mga galaw namin ay halos walang tunog. Nakikiramdam. Hindi ko na na-enjoy yung malamig na simoy ng hangin dahil sarado na yung lahat ng bintana sa bahay. Si Tiyo Aero naman, halos gabi-gabi namang tumatambay sa mga kaibigan nito sa baryo at nakikipaginuman hanggang noon meron lamay na nga. Alibay niya, pampatulog lamang daw niya dahil sa maghapong pagod sa bukid. Noong panahong yun, tiyempo ng taniman ng palay. Direksidi ng pamamaraan na pagtatanim ng karamihan sa amin upang makatipid. Kapag tumubo na yung palay, pinipesa ito ng mga ibon, lalo ng maya. Ang ideya ng mga tenant ng katabing lupa namin, naglalagay sila ng lubid mula sa dulo ng palayan hanggang dun sa kabilang dulo, lagpas pa sa likod ng bahay namin. Nilalagyan nila ng bato ang empty cans ng sardinas at itatali sa lubid. Kapag hahatake ng lubid sa dulo, magkakalansing ang mga lata. Sapat na ingay ito para maitabo yung mga ibon. Isang gabi, inabot ng hating gabi si Tiyo Aaron sa inuman. Lasing na lasing siya at pasuray-suray sa paglalakad pa uwi. Walang hangin ng gabing yun at madilim dahil walang buwan. Pero maya't maya yung pagkalangsing ng mga lata
na kanyang narinig. Wala naman tao sa dulo ng lubid pagdaan niya dahil hating gabi na nga. Ay, wala namang tuhangin. Bakit ito kumakalansin? Wala namang tao umaatak sa lubid ah. Aba, may nananakot sa akin ah. Abay, mapakita ka! Usal nito at pangahamon ni Tiyo Aaron. Walang ano-ano, bigla niyang hinawakan ng isang lata at inalog ng malakas. Nangahamon ka! Malakas pa na sabi niya. Bigla naman humuni ng malakas yung tik-tik na parang nasa harapan lang niya. Yung tipong puno na tumatawa. Bigla yung panalayo ng balahibo ni Tiyo Aaron sa katawan. Sa biglang pagkaramdam ng kilabot, tila nawala ang kanyang kalasingan at patakbong umuwi sa bahay. Nagkanda hulog-hulog pa nga tuloy siya sa pilapil at kanal ng irigasyon. Patuloy pa rin yung pagkunin ng tiktik na animoy nakasunod sa kanya. Kaya pagdating niya sa bahay, punong-puno ito ng putik at humahangos na kumatok at tumatawag na pagbuksan siya ng pinto. Elena! Elena! Kasa mo dali! May aswang! Sigaw ni Tiyo Aaron. Nagmamadali naman kaming bumangon ni nanay at pinagbuksan nga siya. Natawa naman kami sa itsura nito dahil halatang takot at takot si Tiyo Aaron at nalilimangid sa dumi. Agad niyang kinuwento yung mga nangyari. Walang hiya! Hanggang nakarating ako dito sa bahay, sinusundan ako ng aswang! Bulalas pa ni Tito. Alam namin nagsasabi ito ng totoo dahil patuloy nga yung paghuni ng tiktik. Nung sumunod na mga araw, hindi muna siya pumunta sa baryo. Kumbaga, lilo muna siya dahil sa kanyang experience. Ngunit patuloy pa din itong nakikipag-inuman pagkatapos ng ilang araw. Isang araw, buwan ng Disyembre. Panahon na matunog yung kwento ni Mariang Labo. High school ako noon at dahil Christmas break, sumama ako sa youth ng simbahan upang mangaruling para makalikom ng pondo sa mga magagamit sa simbahan. Kasama naman namin yung aming pare, yung mga auntie ko na aktibong miyembro ng simbahan at mga gitarista. Nag-umpisa kami ng 6 p.m. Pinabagtas namin yung makabahayan sa gitna ng palayan maging hanggang doon sa baryo ni Aling Melba. Umuwi kami mga 1 a.m. na kadalasan. Dahil walang maghahatid sa akin, kanya-kanya kaming uwi ng mga kabataan noon. Iniisip ko na lamang na nakakauwi naman si Tiyo Aaron sa gabi. Kaya ganun din naman ako dapat. Nagtatapang-tapangan lamang ako, kumbaga. Wala naman dapat nagbabagat sa akin. Kaya pinagpatuloy ko ang pagsama sa Caroline. Ngunit isang araw, nakasabay ni Mama si Manang Beng pauwi mula sa bayan at nagkausap sila. Elena, sumasama pa ba yan si Margaret sa pangangaruling? Tanong ni Manang Beng. Aba oo, gusto kasing sumama, ayaw papigil eh. Sagot ni Mama. Eh sino naghahatid sa kanya? Usisa pa ni Manang Beng. Wala, mag-isa siyang umuwi. Eh bakit mo naman naitanong? Curious na tanong din ni Mama. Ay sus! Huwag mo na pauwiin kung sasama pa siya sa Caroling. Delikado. Doon na lamang siya kamo magpalipas ng gabi sa kumbento. Kagabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa sentro, mga bandang alas 8, nadaanan ko si Pedring sa banga o lun sa kanto. Nakasquat sa gilid ng kalsada na tila may inaabangan. Tingnan ko siya at nilagpasan. Paglapas sa isang bahay doon, meron tamburong. Nandun na siya. Paano nauna pa siya sa akin doon? Ay nilagpasan ko nga siya. At ako lang naman yung naglalakad noon. Kung hindi lang ako manggagamot, eh, baka dinunubog na ako noon. Kaya pagsabihan mo yung si Margaret, kung walang mag-aatid sa kanya, huwag na lang siyang sumama. Babala ni Manang Beng. Nagulat naman si Mama sa kanyang mga narinig at napahawak siya sa kanyang dibdib. Ganun ba? Naku, salamat sa babala. Pagkasabihan ko siya. Pag-uwi nga ni Mama,
kinausap niya ako at pinagbalaan. Ngunit sumama pa din ako kinagabihan dahil matigas talaga ang ulo ko. Sumabay ako sa ibang mga youth na nagpalipas ng gabi sa kumbento. Ngunit after ng ilang gabi, tumigil na din ako sa pagsama dahil na din sa kakulangan ko sa tulog. Dahil natakot na din ako sa mga kwentong na experience ng ibang kabaryo ko. Hanggang dito na lang po muna. Meron pang kasunod na mga kwentong aswang ko. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Ang inyong lingkod, Margaret. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Psalm chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Okay, dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sana pati lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na dito po sa Pilipinas, at yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dollsandspooks. I hope that you're all doing well. Okay, so ito na naman nga po ang panibagong kwento na mula po sa isang sender po natin na nagpakilala po ng Margaret. So thank you talaga sa iyo, Margaret, sa pagbibigay at ng time at saka effort para nga po magsulat ng mga experiences mo sa mga kakaibang pangyayari sa buhay mo. So may mga kwento siya tungkol sa aswang, engkanto, then meron din tungkol sa kulam. So I really appreciate that, Margaret. Sana huwag kang magsawa na mag-share ng mga stories mo dito sa ating channel. Okay, so let's go ahead and do first yung pong ating pong greeting. So hindi ko po kasi nagawa tong mga pagbate, okay, batian portion po natin since hindi nga po ako naggagawa ng parang discussion at pag nagbabasa po ako ng mga fictional stories na ginawa nga natin dahil nga po dun sa yun nga po yung may this aswang is my best friend, okay, na sinunod-sunod kong basahin nga po noong nakaraang linggo. Anyway guys, so let's do the greeting now. Okay, so gusto ko pong pasalamatan at batiin si yung mga members po natin na si Miss Miami Laurel, Filipina Mom in Canada, si Edie Mori, Lipsticks and Shadows, Brian Achenza, Burns A, Savannah Marsan, tsaka si Sweet Lady Centeno rin po. So salamat po Miss Sweet Lady sa support ang binibigay niyo po dito sa ating channel. So mabuhay po kayong lahat at sana huwag kayong magsawang sumuporta sa ating channel. Siyempre, hindi ko pwedeng hindi batiin yung ating pong mga loyal listeners dito sa Dollsandspooks. Pangunguna nga po ni Tita Florencia de Guzman, si Tita Orirex, si ako si Asi Pascar, Aunt Beth Pulido, Tita Josephine Atilio, si Tita Smart B, Tita Leonor Neville, Mami Mercedes Catuanco, si Sister April Grixty, Engineer Melvin Montes, Carmelita Pascua, Nut Isaac, Aris Girl Perez, Jordan Aguinaldo, Carlo Doliente, Jun Kenji Bularin, si Rans Francisco, Rinsky Hoyle, Rain Gavino, si Otik Reyes, Jamil Charles Escobar, okay, si Lavender Love, Cutie Carol, Azalea Hunt, Elizabeth Meter, Gwen Hurd Ludlum, Salamander Dragneel, Alvin Inieres, Benji Unerva, Manilin Kumike, si Kari Camilla, Marite Suzuki, Mark Angelo Garcia, at si Tita Pinky Feliciano. So thank you po talaga sa inyo pong supporta dito sa Dollsandspooks. Okay, gawin lang po natin maikli lang po itong discussion po natin tungkol sa story. So ito nga po, parang mini compilation po siya ng mga naging experiences po ni Margaret nga tungkol nga po sa aswang. Okay, so sabi nga niya, dun sa mga previous na stories, hindi pa naman daw siya nakakakita in actuality ng aswang. Puro mga parang yun nga, binibiktima siya pero hindi naman tipong dinambahan siya, kinain siya habang or sinubukan siyang kainin, patayin, ganyan. Okay, although yes, may mga experiences siya na muntik na nga siyang mamatay, pero hindi yung tipong lumapit talaga sa kanya at nakita niya ng harap-harapan yung aswang. Then guys, kinonfirm ko po kasi kay Marlon kung may ganito ba talaga silang kakayahan na yun nga, hindi po sila harapang umaatake. Kumbaga, yung parang kahit sa malayo, kaya kanilang kainin, kaya kanilang biktimahin. At guys, kinonfirm ni Marlon. Okay, so sabi ni Marlon, yes, meron daw po talaga silang kakayahan na gano'n. Meron daw silang orasyon na kung saan pwede daw nilang patayin yung tao, pwede nilang kainin yung tao, kahit hindi daw nila nilalapitan na physically. So medyo nakakatakot, ano? Parang okay, so kahit pala, ano, kahit pala
kunyari na sa bahay ka lang naman, di ka naman lumalabas talaga kung nagpunta ka lang sa may bakuran mo. At saka hindi naman nakapasok yung aswang dun sa mismong bahay mo. So kaya-kaya ka pa rin na pala talagang biktimahin pa rin. At saka wala ka talagang kawala kung talagang gusto ko nilang makuha. So yun, siguro susunod na tatanungin ko kay Marlon paano maiiwasan yun. Kasi hindi pa siya nag-reply. Tinanong ko kasi kung talagang takot sila sa luya. Okay, kung talagang yun nga, medyo mayroon silang aversion sa luya. Hindi pa sinasabi ni Marlon sa akin. Pero sige, huwag kayong mag-alala. Once narinig ko po yung sagot mula sa kanya, isi-share ko rin naman po sa inyo. At about Marlon, segue lang tayo ng kaunti. So, gaya nga na nabanggit ko sa mga previous na live stream, huwag kayong mag-alala. Nagpapadala naman po si Marlon ng mas regular na po ngayon ng kanyang mga story. So, hindi pa nga lang tapos yung pong pinapadala niyang kabanata, okay na story nga. So, mas minabuti ko po nahintayin po munang matapos yun, kabanatang yun, bago ko po basahin para hindi po bitin. Kasi kapong babasahin ko, baka bitin, hindi mabibitin kayo, ganun nga. At saka isa pa pala siguro sa mga tatarungin ko dito kay Marlon, yun nga tungkol nga dun sa huni ng aswang. Kasi parang, okay, hindi naman na bago sa akin na may huni sila na parang manok daw. Yung iba naman sabi ito parang bibi, yung ganyan, pepabo pa nga, ganyan. So parang mga ibon, okay? So tatarungin ko sa kanya kung talagang ano bang huni ba to. Kasi iniisip ko kasi parang more on baboy. Hindi kasi kung anong baboy sila, di baboy, ganyan. Kung anong, ewan ko, aso, syempre kakahol, ganyan. Aangil na parang nakakita ng nagagalit na aso, ganyan. So, nakakapagtaka lang, diba? So, sobrang napaka-weird, okay? Na manok, okay? Palagi, yung parang napapadala si manok yun daw yung tuni. Kaya tuloy natatakot na tuloy ako. Hindi kaya yung mga manok na narinig ko dyan sa likod ng bahay namin, yung mga asukang na pala yun or ewan. Pero hindi naman siguro. Okay, kasi talaga naman may manok naman talaga dun sa likod. So, wini-wish ko nga sana kung may aswang yun na, lapain mo na lahat ng mga manok dyan nang tumigil na sila sa kakaingay. Kasi ngayon, nakakapirwisyo nga. Dahil nga, narinig nyo ba yan? Tumilaw para kung narinig. Talaga nananadya. Anyway, so, narinig kasi sa background ng mga narration ko. Kaya talaga inaano ko, tinatime ko na mag-narrate o mag-record. Okay, kapag yun nga, time na matutulog dapat yung manok at walang dapat manok na pag-alagala o nag-iingay ng anong oras. Okay, so anyway, so yun lang po yung masasabi ko actually dun sa story na yun. So I'm really happy, okay na okay naman si Margaret, hindi naman siya nabiktima. Siguro lesson dito, katulad ng huwag tayong tumulad sa nanay ni Margaret na masyadong kampante, okay na masyadong confident na okay, wala yan, sakit lang yan, normal na sakit yan, hindi ka inaaswang kasi ginawa ko na ng paraan para hindi ka maaswang. So parang siguro, hindi lang sa alam ng sagot siguro ni Manang Beng kung talaga may expiration yun or what. Pero baka nga, okay, baka may expiration yun kapag umabot ka ng 18 or siguro at a certain point, okay, hindi rin naman habang buhay na may visa yun. Sabihin natin, kanyari, nagkasakit ka or yung matanda ka na ganyan. So siguro kailangan i-renew or parang loyalty card lang, kailangan mo i-renew kasi nag-expire. Okay, parang ganun. So, anyway, ang ano tan pa man, walang mawawala kung susubukan ng isang bagay. Kasi katulad yan, nag-depend sila masyado dun sa science. Like siguro binigyan siya ng gamot, okay, so maglagay siya ng hot compress na hindi naman masama. I mean, don't get me wrong, hindi ko sinasabing masama yung mga bagay na yun na mag-depend ka tayo sa siyensya, sa mga gamot, yung sinasabi ng doktor. Pero kalaki, siguro sabayan natin din, okay, ng mga tipong mga alternative, yung like magpatingin si isang kilalang manggagamot, yung talagang confirmed na magaling naman talaga, totoo, hindi yung peke. And then kung ano sabihin ng manggagamot na, okay, so meron kang nasaging ganito, inaaswang ka, nakatapa ka ng duwende, o kung ano man, may na-offend kang engkanto. So yun, gawin mo na lang din yun, okay, usually naman hindi naman po siya sobrang tipong manganganib yung buhay mo, like okay, uminom ka ng ganitong parang lason na dilikdik na dahon, ganyan, tapos ganyan lang gawin mo, ganitong gawin mo. I doubt naman na may ganong silang gagawin, papagawa sa iyo. Okay, so gawin mo na lang yun para lang ma-save yung buhay mo, okay? So yun lamang po muna sa ngayon, guys. So thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Bye-bye! Spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi,
pupuntahan kita sa bahay mo.